Why was the Church of San Carlos under the patronage of St. Dominic declared a basilica? There are three important reasons. The first reason is size. There are no small basilicas. A basilica is always large. The second is antiquity. It means that it is not a newly built church. The church, the parish of St. Dominic, was founded in 1587 with a town. But this church is 250 years old. This brick church. Who among you is 250 years old? So ibig sabihin, mas matanda itong simbahan sa ating lahat. The third is gravitas. Ang ibig sabihin po ng gravitas ay hindi gravity. Ang ibig sabihin po ng gravitas ay attractive. It means it draws people. It means it is magnetic. People come to this church naturally. Hindi hinahakot, hindi pinipilit, kundi natural na pinupuntahan ng mga tao. Kaya kailangan si Father Mario ang rektor ng basilika. Kasi kailangan ng size. Hindi siya mukhang Santo Niño at hindi na siya young clergy. Hindi siya senior citizen katulad ko, pero hindi na siya bata. At ang huli, sabi ng mama ni Father Mario, siya ang pinakagwapong lalaki sa buong San Carlos. Kaya, sabi ng mama niya yon. Kaya, may gravitas din. Ibig sabihin, pwedeng mag-lead, pwedeng mamuno, at hindi siya iniiwasan. Sapagkat, mayroong magnet, at yung magnet na yon ay hindi Mario Sanchez. Yung magnet na yon ay Jesus in Mario. Jesus of Mario. Jesus through Mario. Some people say that when we priests open our mouths, we always talk about ourselves, our lives, our perspectives, our experiences, our side. I am sure that these people will expect this ministry and mission given to me as the first rector of the minor basilica will be the same for myself. But let me tell you, no. The blessing that our church has received in becoming a minor basilica is not about me. Kahit kasing laki ko ang basilica. It is not about me as a parish priest. It is not about me as the new rector. This is about God. It is about Jesus who established the kingdom of God on earth. Sabi nga ni Cardinal Advincula, nanggaling ang salitang basilica sa Basileia, nang ibig sabihin ay kaharian. This is about God's love, about His mercy, about His divine will, that many years ago, Binalatongan be the first location of the first of the Dominican missionaries in our region, so that we can know Him, love Him, follow Him, and serve Him, and also lead others to know Him, to love Him, to follow Him, and to serve Him. Fiesta ngayon ng Santo Niño. Kabaligtaran na naman yung sinasabi ng Santo Niño. Sa basilika, kailangan malaki. Ang Santo Niño
maliit. Ang basilika dapat matanda, hindi bagong gawa. Ang Santo Niño ay bagong panganak. Ang basilika may gravitas. Kapag may problema, pupuntahan mo. Kapag nangangailangan, masasandalan mo. Pero ang bata ay walang gravitas. Ang bata ay naghahanap ng sasandalan. Naghahanap ng tutulong sa kanya. Saan tayo pupunta? Sa basilikang malaki o sa batang maliit? Sa basilikang matanda o sa sanggol na bagong panganak? Saan tayo pupunta? Ang sagot ay, nasaan ang Panginoon? Ang hahanapin natin, nasaan ang Panginoon? At ngayon, sa pagtatagpo ng piyesta ng Basilika at ng piyesta ng Santo Niño, sinasabi sa ating lahat, ang Diyos ay nasa maliliit, pero kapag nakakita tayo ng kadakilaan, katulad ng planeta na hindi pa natin napupuntahan, kadakilaan ng buong sanlibutan, dapat maalala din natin ang Diyos. Ang Diyos ay hindi natin maaaring sabihin, nandito lang sa kaliwa o nandito lang sa kanan. Ang Diyos ay hindi natin maaaring sabihin, nasa itaas lang siya o nasa ibaba. Ang Diyos ay nasa white, ang Diyos ay nasa black, ang Diyos ay nasa kaliwa, nasa kanan din. Nasa ibabaw mo, nasa ilalim mo rin. Nasa harapan mo, nasa likod mo rin. At sa pagsisimula ng ating buhay bilang pamayan ng Kristiyano ng Minor Basilica of St. Dominic, tandaan natin, pagdating ninyo sa basilikang ito, naririto ang Diyos. Pero pagpunta niyo sa palengke, huwag niyong iiwanan ang Diyos sa simbahan. Paglabas ng bahay, dala natin ang Diyos upang tagpuin ang Diyos. Sa pamamalengke, sa pagmimerienda, sa pamimili, sa paggawa ng damit, sa pagmimiting, sa pagtatrabaho, 24/7 belongs to God. This minor basilica now belongs to the Pope, but the whole universe belongs to God. The Pope, no matter how powerful, cannot say, the universe is mine. God, in His littleness, says, I have made the universe, I am holding the universe in the palm of my hands. Mapalaki, mapaliit, mapa-attractive o mapa-hindi pinapansin, mapabata o mapamatanda, ang Panginoon, sana makilala natin sa lahat ng sandali.